mga cooks, mga mommies, mga food lovers, and kids. Welcome to Joseph TV! Finally, bumalik na naman tayo sa cook vlog. Kasi gusto ko talaga mag-create nitong vegetable na to. And sasabayan natin yung ulan. O tinan nyo, diba? Kapag katag-ulan talaga, ang sarap kumain. And feel ko mag-crave ako ng vegetables. So, yung pakbet style. But, this one is pakbet. But simply, yes, pakbet. And medyo restaurant style ang ituturo ko sa inyo na lahat, o diba? And ito yung hindi siya overcook, diba? Kasi nga sinemi-boil natin yung mga vegetables, so para yung kanyang vitamins and minerals nandun pa rin. Ayan, at mapakinabangan ng ating body. Ayan, see you later. Dito lang yan si Joseph TV. Happy rainy days! Guys, kanina nakita natin na binoil natin lahat ng vegetables. Ayan, and this time naman, gagawin natin yung kanyang sauce. Yung kukuha lang tayo ng konting oil. Ayan, so no need na gumamit pa tayo mga onion, garlic, mga ganon. Kasi gagamit tayo ng magic. O diba, nandito na kasing lahat. Ayun, wala namang masama gumamit tayo ng mga ganito. And this is the typical lifestyle of Filipino, ba? Diba? Yung gumagamit tayo ng mga ganito para makatipid tayo and maging flavorful yung ating dish, o ba? Diba? Ayan, umiinit na siya. Then start na tayo, of course. Siyempre, uunahin natin yung melted butter. Ayun, naglagay na tayo ng konting oil para medyo shiny naman ng konti. Sobrang konti lang kasi we are using butter. Diba? Bango-bango ng butter. Then next, ilalagay na natin yung, kapag na-melt na yung butter, huwag nyong itatapon yung pinaka soup stocks ng vegetable, yung pinagpakuluan. Kasi para mapakinabangan talaga natin yung vitamin and minerals ng mga gulay. O, diba? Yun. Then, mag-a-add tayo ng patis. Yun. Then, of course, yung ating magic. Wow! Na-tear ko, hindi ako kumahit ng gunting. O, diba? Ibig sabihin, kailangan ko na maggupit ng cook. Ayan. Kapag mga ganitong rainy days, guys, masarap na activity inside the home yung magluto kasi malamig, ba? Diba? So, pampainit yung kalan. Ayan. And nakaka-enjoy siyempre kumain. Alam naman natin yun, ba? Diba? Yun. Kung maga, hindi naman masama mag-cray, but in moderation, especially yung mga something ma-oily mga pagkain, diba? Yun, tapos kung mapapansin nyo guys, hindi na ako nag
nagtitikim nung niluluto ko kasi most of all na niluluto ko, kabisado ko na yung paglalagay ng salt, paglalagay ng pepper, ng mga kung ano man. Diba? So, hindi na tayo masyadong nag-e-effort sa pagtitikim. Yun. Kasi ganun talaga mga legit chef, talagang kabisado na nila yung how to flavor the dish, diba? Yung right amount of salt, right amount of pepper, right amount of kung anumang mga seasoning na ilalagay natin. So, this is it. Then, maglalagay lang tayo ng konting seasoning. Ayan, Noor seasoning, my favorite. Mamaya, I will see you the magic how to use that. Ito po, isang version ng pakbet. Ayan, so hindi tayo gumamit ng bagoong. So, ang ginamit natin sa kanya is yung patis. Ayan, and that's really enough. And this is my another version of pakbet. Ayan, abangin nyo rin yung bagnet pakbet. Iba naman yun. And then yung aking seafoods bagnet, abangan nyo rin yun. Oh, diba? But this one, super healthy. Ayan. Okay, that's it. Ayan, tapos ready na tayo for plating. Today, ayan, bagay na bagay sa rainy days kasi medyo maanghang, o diba, pwede naman i-less nyo yung inyong spice, o diba? This is it. Churon, our restaurant style pakbet. O diba? O yun, o wow. Okay guys, ito na siya. Ayan. Yung ating restaurant style pakbet. O, diba? Palakpak naman dyan. Makasal yan. Grabe. Okay guys, hindi na tayo sa ating pinaka-favorite portion. Ang piki mo na. Wow! Palakpak naman dyan. Okay, syempre dahil may mga panglaban naman tayo sa sugar, dahil meron dyang ampalaya, okra, we're allowed, I'm allowed to drink soft drinks, diba? Don't worry guys, I know how to protect myself, and yung blood sugar ko normal, kahit nagki-crave ako kasi talaga mahilig ako mag-detox. Siyempre takot din tayo, and even though yung ating cholesterol, may mga panglaban tayo dyan, diba? To protect our life, diba? Wow! Kaya... cheers! Oh my G, I love my vlog. More on kain. Ang lakas ng ulan sa labas. And kids are playing outside. Ayan, diba? So kanina naligo ako, and I feel very cool.
luck natin pa rin spirit is huwag tumakas. Refresh muna tayo. Okay, this is it. Our favorite portion. Tiki mo na. O diba, dahil nag-tiki tayo, wala nang wise wise. And it's enough, medyo nabigit na to kasi nga may hard-boiled egg. So the vegetables like kamote is carbohydrate na already, diba? Kalabasa, o diba? Ayan, maganda sa ating eyesight. Okra for blood sugar and blood flows. Of course, may lutein din. Ang sarap, guys. Ang kamote. Ang palaya, ayan. My favorite, my ultimate favorite vegetable. Hindi ko gaano makaipita. Hindi kasi... Okay, guys. This is it. Ayan, ang sarap talaga mag-crave kapag nag-uulan. And any food that you really want to enjoy during rainy days, tapos nagre-relax lang kayo sa bahay, diba? Sarap buhay, relax lang. Ayan, enjoy, and lagi pa natin isipin everything in moderation, o diba? But mahalin natin yung pagkain ng mga vegetable, fruits, vegetable, peas. Ayan talaga yung mga healthy na pagkain ng human. O, diba? Ayan, enjoy this. This is Chef Joseph of Joseph TV. Thank you so much, guys, spending with me these rainy days. And keep safe, everybody. Mag-provide tayo ng mga rain gear for our own safety. Ayan, yung mga umbrella, kapote, then sa bahay naman yung mga candle, mga matches. Ayan, kapag may time na magtagbagyo during na may ganung pagkakataon, eh ready tayo, diba? And of course, like my home, ayan, punong-puno ng pagkain. Ayan, kahit bumagyo is hindi ka mag-worry kasi meron kang stocks, yun, o diba? And limit nyo pa rin yung mga stocks nyo kasi para hindi naman tayo masiraan. But for me, okay lang naman na madami kasi I use this for my business, yung food selling, and it's really working still now, until now, and nag-materialize talaga yung aking home business. Ayan, thank you so much, guys, sa lahat ng mga client ng Sweden Tab. O, diba? Thank you, guys. Bye, Joseph TV. Kakain pa ako. Umuulan, sarap sa labas. Ulitin ko, talong.